Tuturuan natin sila magsayaw. Halika kayo! Halika kayo! Halika kayo! Ayan na! Lahat ha! Ganito. Tayo lahat! Tayo! Ayan na! Okay, ganito lang yung steps. Madali lang, okay? Kung ako nakasayaw, lalo na kayo, okay? Step one is cross. Cross open, okay? Cross open, side side. Dalawang beses. Cross open, side side. Tapos kamay. One, two, one, and two. One, two, one, two, three. Kaya ba yan? Okay. Maestro, please. The jingle. Wait. Simula mo dun merong salita si Presidente. Ang pinagmamagaling na sportsman. Kaya hindi sa kanya ang kukulis. Sabi sa inyo, madali lang eh. Nag-enjoy ba kayo? Gusto niyo bang magsayaw pa uli? Alam niyo po, napakahirap ng buhay natin ng nakalipas na taon. Lockdown, COVID, kulong sa bahay, walang pera, walang trabaho. Kaya naisip ko, kung tayo magsiseryoso sa talumpati, eh baka lalong madepress ang taong bayan. Kaya inisip ko, magsayaw na lang kaya tayo. At mukhang successful. Dahil maraming salamat sa inyo, mukhang napakarami namang natuwa sa ating sayaw. Thank you, Philippines. Well, simple lang po kung bakit tayo ngayon nagpipresenta sa taong bayan para maging senador. Ang senador po, tagagawa ng batas, tagagawa ng polisiya. Ako po yung ordinaryong mamamayan, hindi anak mayaman, hindi anak politiko. Pero siguro po, kaya ko naman pong gumawa ng batas dahil unang-una, alam po natin ang batas. Hindi lang po tayo abogado, tayo po ay profesor ng batas sa 15 taon dyan po sa UP College of Law. Ginamit din po natin ang batas para mabigyan ng katarungan ang mga inaapi sa ating lipunan. Nandyan po yung biktima ng Maguindanao Massacre. Nandyan po yung biktima ni Pemberton. Nandyan po yung mga nadidimanda ng libel. Yung mga bahay na dinidemolish. Lahat po yan binigyan natin ng serbisyong legal na wala pong bayad. Pero mas importante po, meron na po tayong napatunayang kakayahan bilang mambabatas. 18 buwan lang po tayo naging kongresista, pero halos lahat po ng mga batas na pinagmamayabang ng aking amo na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po ang nagsulong sa Kongreso. Nandyan po ang libreng paggamot at libreng gamot, universal healthcare, na ngayon po pinagkukunan natin ng COVID packages hanggang 780,000, libreng bakuna, at congratulations Mandaluyong, 101% na kayong bakunado. Mantaki mo, Mayor, 100% lang ang goal, naging 101% ang Mandaluyong. At yan din po ang pinangkukuhanan natin ng libreng mga PCR test. Nandyan din po yung libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan. Pag tayo po nakarating ng Senado, hindi lang po sa nagugutom na kabataan magkakaroon ng libreng tanghalian, lahat na po na mag-aaral sa elementarya at sa high school, libre ang masustansyang tanghalian. Nandyan po yung libreng irigasyon para sa mga maliliit na magsasaka. Ang libreng wifi, bagamat ako po'y humihingi po ng patawad dahil palpak po ang naging implementasyon. Huwag po kayong mag-alala, pinalitan na po ang kontraktor, DICT na po ang naglalagay ng mga libreng wifi, at ang pangako, bago umalis po ang presidente, halos lahat na ng parte ng Pilipinas magkakaroon ng libreng wifi. At ang pinaka-importante, edukasyon sa lahat, ang libreng tuition sa lahat ng panggobyernong kolehiyo at pamantasan. Pero hindi pa po tapos ang ating misyon.
Meron pong banta ngayon sa tamang pagpapatupad ng libreng gamot at libreng paggamot? At yan po ang korupsyon sa PhilHealth. Nagbibigay na po ako ng abiso. Nagbibigay na po ako ng abiso sa mga kurapot sa PhilHealth. Papalitan natin ng National Health Service nang matanggal ang mga kurapot sa PhilHealth. Hindi ko rin po naisabatas yung isang panukalang batas na naipasa na sa pangatlong reading sa House pero hindi naaktuhan ng Senado. Ito po yung karapatan sa pagkain, Zero Hunger Bill sa loob ng administrasyon ni Apo Bongbong at Inday Sara. Matatapos na po, matitigil na ang pagkagutom sa buong Pilipinas. Nandiyan din po ang panukalang batas natin na magbibigay ng ligtas at malinis na inuming pantubig sa lahat po ng Pilipino sa administrasyon ni Apo Bongbong at Inday Sara. At pagdating naman po sa katarungan, dahil nga po dun sa mapait na karanasan ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na napakatagal ng paglilitis, nais ko pong gawin ang dalawang bagay. Unang-una, ang danyos para sa mga biktima ng patayan, gobyerno na po magbabayad sa pamamagitan ng Victims Compensation Fund. Mantakin nyo yung mga namatayan sa Maguindanao Massacre. 10 taon nag-antay ng conviction, 2 taon matapos ang conviction, naka-apila pa rin, wala pa rin danyos perwisyo. Ngayon po, kinakailangan gobyerno ang magbabayad ng danyos perwisyo, pero kung makonvict ang akusado, babayaran niya ang gobyerno. At ang pinaka-revolusyonaryo ko po sa hustyon, hindi po dapat magtagal ang paglilitis. Bago po dumating ang mga Amerikano, ang sistema natin dito sa Pilipinas, ang sistema na ginagamit sa Europa, ang tawag inquisitorial system. Ang West po ang kumukuha ng ebidensya, hindi ang West po ang kumukuha ng ebidensya, hindi ng abogado nag-o-offer ng ebidensya. Ang ating sistema po ngayon, dala-dala ng mga Amerikano, napaka-teknikal dahil ang mga West ay mga ordinaryong mamamayan, jury ang tinatawag. Pero wala naman po tayong jury. Bumalik na tayo dun sa dating sistema. Dapat matapos ang lahat ng paglilitis dahil justice delayed is justice denied. Pero lahat po ito, posible lamang kung tayo po ay magkakaroon ng pagkakaisa. Maraming beses ko na pong sinagot kung bakit kasama ko ngayon ni Apo Bongbong at Inday Sara. Ako po ay naging tagapagsalita ng Pangulo ng IATF sa kalagitnaan ng pandemya. Nakakasakit po talaga ng damdamin na sa gitna ng pandemya, walang ginawa ang kritiko ko hindi wakwaka ng administrasyon dahil sila ay namumulitika. Kumbinsado po ako, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo makakabangon galing sa pandemyang ito. Mga kapitbahay sa Mandaluyong, Bongbong Marcos for President, Inday Sara Duterte for Vice President. Pwede ba ho yun? Sino po ang presidente? Sino po ang presidente? Mahina. Sino ang presidente? At sino naman ang vice-presidente? Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po. Salamat po, number 54.